At yung, speaking of drugs, yung ano nga pala, yung AMATS ni Shanti Dope. AMATS ay ibaban daw ng PIDEA. Sinong stupidong membro ng PIDEA ang nakaisip nun? Gusto kong malaman kung ano ang kinakain niya. Dahil, paano mo ibaban ang kanta? Sige nga, ano ang gagawin mo? Ibaban mo yung Spotify? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Lahat ng fans ni Shanti Dope, babarilin mo? Anong gagawin mo? Katangahan dyan. Kaya hindi nasosolve yung drug problem sa Pilipinas kasi hindi kayo nakikinig. Hindi kayo nakikinig. Ipinapakinggan nyo lang yung sarili nyo. Boss Loons, gawa kayo ulit ng bagong kanta ni Rod. Ang dami naming kantang ilalabas kayo. Abangan nyo lahat yun. I love you, Looney from Pasay. Good luck sa battle, Idol Loons. Mamaya na tayo mag-shoutouts. Importante ito sinasabi ko tungkol to sa drug war na nangyayari. Ang dami nang namatay, ang dami nang pamilyang. Alam nyo, sa art community, maraming nang sobrang masama ang loob sa nangyayari. Hindi na tama. Hindi na tama yung nangyayari. Lalo na yung pag-stereotype nyo sa mga rappers as drug addicts, as ano. Sa kayo nakakita ng drug addict na dalawa yung bahay, tatlo yung sasakyan, yung dalawang anak nag-aaral sa Ateneo. Sa kayo nakakita nun, susponsoran ka ng Hinebra, shoutouts to Hinebra. Susponsoran ka ng Nike. Malalaking, alam mo, Fortune 500 company yun. Sa, alam nyo, ang pagiging addict ay katulad ng pagiging bakla. Hindi mo yan mapipili. Nasa genes mo yan. Lolo ko ay alcoholic. Kung meron kang addict genes, ibig sabihin, creature of habit ka. Isa lang yung kinakainan mo lagi. Palaging Jollibee, palaging ganito. Karamihan ng artists ganun. Dahil kailangan mo ng matinding attention para gawin to. 9 oras nakaupo ka para sumulat ng verse at peperpektuhin mo. Addict ka pag nagawa mo yun. Diba? Totoo, masyado silang subjective. At ako po ay hindi ko sila kinakaway. Sa totoo, ini-invite ko sila na makipagtulungan sa akin para i-educate ang kabataan tungkol sa drugs. Dahil hindi ganyan ang pagsugpo ng drugs. Hindi po, malayo. Sa Amerika, meron silang program doon para sa mga addicts sa shabu. DMT. Alam niyo yung DMT? Aralin niyo muna dahil wala. Alam niyo yung Pilipinas, 90% dito tulog. Yung 10% lang ang gising. Tapos yung 10% ayaw pang gisingin, yung 90% natulog. Dahil lahat ng mga matatapang dito, puro bobo. Yung mga comment ng comment, puro bobo. Pero yung mga matalino, tangina. Mga duwag, di nagsasalita. The more the merrier, meron pa, Jade. Mamaya ka na mag-umepal dyan. Makinig ka muna sa sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko, yung mga attentions pa nyo, ang bababa. Mani kayo dyan. Mamaya na kayo magpa-shoutout. Yan, Georgie, tama yan. Tangina nitong mga to eh. Puro shoutout lang ang alam eh. Ngayon ko lang naman nakita pangalan nito sa mga feed ko eh. Sino ba itong mga pukay ng inan to? Pax Leano. What's up? Alam nyo po, last week, nag-gig ako sa harap ng 100,000 tao doon sa, ano ba tawag doon? Sa pag, ano, pag may, bago maghalalan yung, ano tawag doon, kukay? Yung bago maghalalan, yung parang malaking gathering ng tao. Hindi caucus eh, yung grand caucus. Ano tawag doon? Shit. Nakalimutan ko na eh. Kung ano tawag doon. Basta yun, yung huling gabi na yun, maraming tao, 100,000 tao. Nagsalita doon si General Bato about drugs. Sinabi niya na dapat na lang talaga na yung death penalty para sa drug traffickers. At ako ay sang-ayon dun dahil sila naman talaga ang dahilan kung bakit may drugs dito sa bansa. Ngayon, with that being said, hindi nyo po masusugpo ang drugs. Hindi mo mapipigil yan. Ang organized crime, sobrang imposible. Ang pinaka magagawa mo na lang talaga dyan ay i-educate yung mga bata, yung mga tao. Isipin mo, yung PIDEA mismo, sobrang ignorante. Yung kanta, isipin mo, ba't mo pag-iinitan si Shanti Dope? Ba't mo ibaban yun? Ang daming kanta dyan na shabu pa yung pinasinasabi. Ito, for the record, niminsan hindi ako nagshabu sa buong buhay ko. Talagang malaki ang mata ko. Ngayon, kung magtatanong kayo kahit kanino, kahit sa mga mismong shabu addict, magtanong kayo kung meron ba silang, kung merong moment na nakasama nila ako na magshabu. Tang ina. Yon, Meeting the Avance. Maraming salamat, Ilzy Hubahib. Meeting the Avance mismo sa Pasig, sa tabi ng Iglesia ni Cristo, sa dating Brown Villa. Nagsalita doon si General Bato.
sabi niya, hindi daw niya, wala daw siyang pakialam doon sa mga drug traffickers, pero he cares about the drug addicts and the drug pushers, kasi mga biktima lang din sila ng sistema na yun. At yun ay sobrang hinangaan ko. Dahil naiintindihan ko, nahihirapan siyang i-express yung sarili niya dahil Bisaya siya. Bisaya po ko, sir. Pero gipaningkamutan dyan na ako nga to speak their language, to let them know that I'm better at their language. Ako po ay pinanganak sa Leyte, Laking Pasig, at ngayon nasa Cebu. I'm the definition of a true Filipino. I've been all around the Philippines. Election rally ba yun? Hindi election rally, ewan ko. Wala akong pakialam kung ano man yun. Basta nandun ako para magsabi ng mensahe. At ang sabi ko sa kanya, sinabi ko mismo kay General Bato on the mic, ewan ko kung narinig niya o umalis na siya, syempre sobrang busy ng tao na yun. Sabi ko, willing ako makipagtulungan sa gobyerno para puksain itong problema na to ng droga, dahil hindi naman talaga makikinig sa inyo yung mga bata. Sino ba pinapakinggan niya? Yung mga artist, mga Shanty Dope, XB, Al James, because, di ba? So, kung gamitin nyo silang vessel para ipaalam na hindi cool magmarijuana pag underage ka pa, at hindi yung shabu, putang ina, sa Pilipinas yan yung pinaka problema talaga. Lahat ng rapper na nagsashabu, alam nyo yan, kinot off ko sa buhay ko. Lahat ng mga nagsashabu kong kaibigan, galit ako sa kanila, hanggat hindi kayo nag-aayos, hindi tayo tropa. Kaya ako yung nakikita yung mga dati kong tropa na hindi ko na sinasamahan yun, dahil putang ina, lahat sila addict sa shabu. Ngayon, kung gusto nyong itigil yan, eh makipagtulungan kayo sa amin. Ako po ay humbly. Alam ko na, hindi ko naman alam kung makakarating to kay President Duterte. Ako po ay supporter ni President Duterte since day one. You can ask the Canadian government. Dahil in-interview nila ako tungkol kay Rodrigo Duterte nung bago pa lang siyang nakaupo. At I had nothing to say but good things about that man. And I admire that man. He reminds me of my father. My father is dead. Di ko na siya, alam mo yun, hindi ako nagkaroon ng chance na kausapin siya ng ganito, because I was always afraid of him. Kasi pareho sila ng personality. So, tingin ko, ito yung chance ko. Alam mo yun, last year I was suicidal. Para sabihin ko sa inyo, totoo na gusto ko nang tapusin yung buhay ko. Pero naisip ko, kung magiging suicidal din ako, is use it for a purpose. At ito na yung purpose ko, ano pa ba gagawin ko? I-prove ko na ako'y pinakamagaling na battle rapper dito. Well, hindi na yun yung ano ko, ang focus ko ngayon. Focus ko yung dalawa kong anak. Yun ang focus ko ngayon. Wala nang iba. Kaya kung, hindi ko na alam eh, ano pa ba? Ano pa bang kailangan sabihin? Hipokrito. Hipokrito daw. Ang hipokrito ay yung Kristiyano ka, tapos nagpa-endorso ka sa iglesia ni Kristo. Yun ang hipokrito. Ang hipokrito ay in-endorso ka ni Duterte, tapos magpapa-endorso ka sa Ocho Derecho. Yun ang hipokrito. Ako po ay dating tinitira ko yung gobyerno. Totoo yan, dahil para makuha yung atensyon nila. Ngayon nakuha ko na yung atensyon nila, sinasabi ko na gusto kong makipagtulungan sa inyo para tapusin to lahat. Hindi ganito ang way para siraan nyo yung hip-hop na ganyan. Alam nyo ba, hip-hop lang ang bumubuhay dito sa bansa na to na puro problema. Flip-top ang nagpapasaya sa mga tao. Pag lahat, mga OFW na homesick. So, ano, dudurugin nyo yung lifeblood ng bansa na to. Irerepresent ko yung bansa natin sa buong mundo, sa world domination. Kakalabanin ko yung Russia. Ngayon, kung hindi kayo makikipagtulungan, pwede ko naman doon sabihin lahat to, dahil wala na ako ibang pagsasabihan. Ano pa ba? Wala na. Hindi ko sinasabing marijuana na lang. Hindi cool magmarijuana. Lalo na pagbata ka pa. Bakit ka magmamarijuana? Nag-aano pa yung nagmamature pa yung utak mo. Ngayon kung magmamarijuana ka, magsistay sa ganyang. Hindi po ako nagmarijuana nung nagbata pa ako. Nag-aaral ako. Na-try ko yun nung nag-call center na ako. Doon ko natutunan, dahil yung call center yun ang pumapatay talaga ngayon sa mga Pilipino. Kung gaano nila ginagawang slave. Kaya po ako nagpatadtad na ng tattoo. Ako'y desidido nang hindi maging empleyado kahit kailan. Dahil hindi na ako magiging slave ng mga korporasyon na yan, na tangina na dapat hindi ganyan ng pamamalakad trabaho nila ginagawa natin sa sobrang liit na sahod. Kaya ang daming nababaliw sa call center, na de-depress. Isa pa yan, depression. Alam nyo ba yung album ko na I Am Normal is about mental health? Hindi nyo alam yun. Wala kayong alam sa mental health, kaya huwag kayong magmagaling. Lahat ng mga pawok dyan, tangina nyo, mga tulog kayong lahat, wala kayong alam. Niminsan di ako nagsalita. Nakita nyo ba akong nagsalita dyan, nagyabang, kung ano? Hindi nyo alam kung
Hindi nyo talaga alam kung sino ako. Alam nyo lang, yung 1% na napapanood nyo sa flip-top, yun lang.